Hi, welcome back to my YouTube channel. This is Kyle De Reza, aka Estudyanteng Jardinero. And for today's video, ang gagawin natin ay... Diba, beginners tayo. So pag beginners tayo, napakahirap na meron pa tayong ibang inaalam. At ngayon, ang gagawin natin ay magbibigay tayo ng 10 salita na mahirap intindihin para sa ating mga beginners, kagaya ng mga... Yan, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga salita. Bibigyan ko ng mga 10 words na dapat yung malaman kapag beginners pa kayo, kasi minsan mahirap talagang intindihin. Ngayon, gagawa tayo ng video at sisimulan na natin yan sa unang word natin, which is ito. Yan. Ano yung CNS? Ang CNS ay cactus and succulents. Yan. Yun lang yung pinaka-acronym para sa cactus and succulents, kasi nga minsan mahirap nating intindihin. At kapag bibili kayo sa mga garden shop, yan, CNS, cactus and succulents lang po yun. Yun yung pinaka-acronym ng dalawang ito. Pero ang cactus ay isang succulents, tatandaan nyo yan. Pangalawa nating word ay ID. Ano ang ID? Yun ay pinaikling identification. Minsan pag may nagtatanong, kapag beginners ka, syempre, bago pa lang sa group, ano yung ID? Ang ID po ay identification ng halaman, kung anong pangalan nun. Example, may nagtanong, ano pong ID nito? Yan. Siyempre, ang mga may alam na sa pag-aalaman, sasagutin yon ng lovely rose. Ito ay isang lovely rose. Yan. Kaya huwag kayo mahihiyang magtanong sa bawat group kung anong ID ng halaman nyo, dahil kapag alam nyo ang ID ng halaman nyo, malalaman mo kung anong care tips na nakaakibat sa kanya or karampatang kailangan mong gawin kapag mag-aalaga ka ng cactus and succulents. Yan ang second word, ang ID. Third word natin ay air dry. Air dry. Yan. Ano ang air dry? Ang air dry ay isang process na ginagawa natin sa mga halamang succulents or kahit naman ornamental plants. Alam ko pinashiship din yon, pero di pa ako nakakapag-try bumili. Yan. Kapag ina-air dry ang halaman, minsan may sakit to or kailangan mo siyang iship or binili mo siya from Benguet or kahit saan man yan, sa Bulacan, sa Manila. Basta, ang air dry po ay ganito. Yan. Ito, air dry. Meaning, hinugasan mo siya, tinanggalan mo siya ng roots. Yan ang air dry. Ito, kaya ko siya in-air dry dahil nga may mga mealybugs siya. Yun. At ang atin namang fourth word ay mealybugs. Ang mealybugs ay isang peste or alaga ng mga langgam. Ano siya? Kapag nagka-mealybugs yung mga succulents mo, magkakaroon siya ng sakit at kakagatin to nitong mga to, then mamamatay ang halaman mo. Kaya ang ginagawa natin, kinokontrol natin ang mealybugs sa paggamit ng mga DE, Starkel G, Furadan 3G, Folicar, at yung mga chemical na ni-spray natin or kaya organic material, neem oil, neem gold, neem cake, yan. Basta ang mealybugs ay ganito, yung parang mapuputi, kuto sa halaman mo, at kapag nagkaganon ka at marami ka ng halaman kagaya ng mga to, ay die. Kailangan mo mag-control kasi mahirap na pag na-peste ang lahat, mamamatay, papangit yung halaman mo. Ating pang-five na word ay stable. Kapag stable ang word, yun ay yung na pauulanan mo na. Kagaya nito, itong Orange Monroe, yan, stable na siya, pwede mo na siyang paulanan, pwede mo siyang paarawan maigi, or kaya i-full water mo. Yan. Monroe from Plant Culture PH. Kaya kung gusto niyo ng magandang Monroe, ng magandang succulents, bumili kayo kay Plant Culture. Yan. Oh. Yan. Then, pag hindi naman stable,
ang tendency niyan ay mamamatay kapag ginawa mo to, yung mga paulan, paulan, paaraw-paaraw, pool watering. Kaya napaka, pag nagpapayo ako sa mga groups yan, lagi ko sinasabi yung stable, stable. Dahil naranasan ko na yan over the past 1 year. 1 year pa lang. 1 year pa lang tayo. Ay, magto 2 years na pala ako nag-aalaga. Yan. Kaya sabay-sabay tayong matuto at mamangha sa kagandahan ng mga succulents or CNS, cactus and succulents. Yan. Sunod naman ay crown rot. Kung kanina may millibugs, ngayon naman may crown rot. Ano ang crown rot? Ang crown rot po ay yung mangingitim yung halaman mo mula puno, mula dito sa puno pataas. Yan dito. At ang tendency mangingitim kagaya nito. Kala mo maganda pa yung Saragossae na yan. Hindi yan Black Prince Saragossae yan. Nangitim siya dahil nag crown rot siya. Nasobrahan ng dileg. And hindi siya stable. Kaya siya nag crown rot. Yan. Kapag hindi stable ang halaman mo, pwede siya mag crown rot. At takuyin siya ng fungal infection. At sumasalupa na siya. Yun ang word natin ngayon, sumasalupa. Yan. Ang sunod naman ay propagations. Ano ang mga propagation? Ito ay part ko ng propagation and germination. Kapag propagation, yan, itong mga to, from leaves. Yan. Ang tagal na nito, mag-isang taon na to. Wala na rin mother plant nito eh. Yan, ito, propagations. Kukuha ka ng leaves, magka-pluck ka ng leaves or magtatanggal ka ng leaves. Then, ilalagay mo siya sa isa mother plant niya. Mas mabilis po mag-propagate kapag nakatabi sa mother plant niya kahit yung true beheading. Ano ang true? May dalawa tayong paraan kapag nagpa-propagate. Ito ay ang true leaves at true beheading. Kapag binebehead mo ang halaman, pinupugot mo lang yun. So, madaling salita, pinupugot mo yung halaman at ganito ang mangyayari. Mas gusto ko yung true beheading kasi siya magpapaano na lang siya ugat. Kasi pag true leaves, yan, liliit pa siya muna, tapos lalaki ng lalaki. Kaya ako, mas gusto ko ng ganito kasi mas mabilis sila lumaki. Kaya ang ginagawa ko, true beheading. Tapos yung germination naman ay truly from leaves. Yan. Itong cactus na to ay from leaves. Mag-isang taon na nga to, hindi pa rin nalaki. Kaya kailangan mo nang magpalaki ng seeds. Ikaw na, ay mukha namang lumalaki sila. Kasi eh, nagkakatinik na eh. Noon, wala tong tinik. Yan. Kaso, kaya ko to pinagsama dahil ito ay vegetable soilless soil mix ng Masitera. Napansin ko na mas magandang mag-germinate sa vegetable soilless soil mix ng Masitera at mas mabilis makapagpalaki ng marinade dyan. Kaya ito na ang ginamit ko. Nilagay ko na rin siya kasi hindi pa siya nadikit. Spray lang ng spray. Ngayon nakabukas na to dahil germinate na nga to. Mag-iisang taon na to, pwede na itong buksan kasi lagi itong may takip. Over nung May pa kasi to eh. Libre lang to noon sa Shopee na binilan ko ng DE, Osmo Code, at mga Pamis Labarax. Yan. Yun ang ating word. Mas mahaba kasi pag propagation. Kung gusto nyo ng video na para sa propagation, i-comment mo na yan sa baba kasi mahabang diskusyon ang sa propagation. Ang pangwalo naman nating word ay well-draining at gritty na soil mix. Ano ang gritty at well-draining na soil mix? Ito po ay mga salita na kailangan mong malaman kapag gusto mong mag-alaga sa lowland ng halamang succulents. Kapag well-draining at gritty na soil mix, yan, ito, mabato. Simply as mabato siya, wala, soilless soil mix siya, wala siyang soil, ibig sabihin, ay tinipid natin siya ng kanyang organic material. Tapos, ang soilless soil mix, mabilis siyang magpababa ng tubig. Kapag diniligan mo ang isang halaman,
kailangan bumababa agad ang kanyang water. Ito pang mga kuhaw na halaman dyan. Dedemo natin siya. Ito. Bababa agad yung tubig. Kailangan na baba agad yung tubig. Ayan. At ulo na po yung tubig niya. Kasi kailangan mo ng well-draining soil mix para hindi mabulok ang succulents. At tatandaan nyo po, ang cactus and succulents ay may tubig sa loob ng katawan nila. Kaya hindi nila kailangan ng masyadong tubig. Pero ngayong growing seasons pa naman, at syempre nagsiship na tayo papuntang summer, pwede pang magdilig ng ganito kapag malamig ang panahon sa inyo. Pero kapag mainit na, ay wag na, dahil pwede silang mabulok agad at tamaan ng fungal infection. Yan. Yan ang ating demo para sa well-draining soil mix. Sana may natututunan kayo sa akin. Ano? Yan, last two. Ano ang crested at clustered? Yan. Sa aking pagkakaintindi, ang crested ay isang buong katawan ng halaman. May crested ako. Paano ko sinabi yon? Ito ang crested. Yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin po natin alam at ng mga scientists kung paano nagka-crested ang mga halaman niya. Nag-iisang buo siya. Ang normal kasing pred ibs. Pare silang pred ibs, kaso ito ay crested, ito ay normal. Yan. Ito po ay pinupugot lang from clustered na pred ibs. Mahaba talaga ang katawan nito, tapos biglang lalapad papunta sa leaves. Yan. Makapal ang crested. Ang clustered naman ay ikaw ang gumagawa or marami siyang stem na magkakahiwalay. Ito pala, from one head, wait, nasa isang head. From one head na fred ibs, magiging clustered. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Lima sila. Ito yung pinaka-stem nung una kong fred ibs. Yan. Ganito ang clustered. Ganito ang crested. Anong pinagkaiba? Sige, tignan nyo. Eventually, kapag gusto nitong mag normal, hihiwalay din naman yung stem niya sa kanya. Uli nating word ay COP, COD, door to door. Yan, sa mga nagpapaship or gustong umorder sa online through LBC, through ABS. Yan. Pag COP, cash on payment, yan, cash on payment lang po yun. Pupunta ka sa branch, tapos through branch and branch na malapit sa iyo. Diba, isiship ng seller sa branch niya. Tapos isiship naman sa branch na pinakamalapit na sa inyo. Ang pinakamalapit na branch namin dito ay Lilio. Kaya kapag nag-COP ako, ang bayad lang po doon ay 95, kaya ang ginagamit ko ay Lilio branch. Pero kapag door-to-door naman or ipipick up ng LBC doon sa seller at dadalhin sa iyo directly or meaning delivery, yan, ang ginagamit na branch dito sa amin ay Santa Cruz. Dahil Santa Cruz ang nag-deliver ng mga hala. Ay, ang ganda ng gabi yung. Tapos, yan. Santa Cruz ang pinakamalapit na nagdi-deliver sa aming branch. Magkakatabi lang naman yun kasi bayan lang po ito. Nasa probinsya kami at medyo malamig pa dito kaya maganda mag-collecta ng succulents. Then, kapag COD, which is hindi naman pumapayag ang ibang seller dahil nga mahirap maningil ng halaman. Pero may, hindi pa ako nakakapag-try ng LBC COD, pero may nakita ko nag-try na nun. Ano siya talaga? Papaship ng seller by ano ya, seller risk. Kasi pag buyer risk, ikaw yung bibili tapos binayaran mo na. Pag seller risk, siya yung magre-risk para sa mga halamang binili mo na wala pang bayad. Yan, COD 'yon. Kapag COD, pagka-deliver sa iyo, tsaka mo pa lang babayaran. Para ka lang nabili sa Shopee at Lazada. 'Yon, nakapag-try na rin pala ako ng halaman sa Shopee and Lazada at ang natira ay itong panda namatay yung flapjack Debbie, ito twin Debbie to, kaso yan, pasuko na ata to. Yan,
Yan, kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at hit mo na ang notification bell button. At lagi mong tatandaan na to keep up gardening as gardening is life. And life matter to us all. Oh, life is a precious gift to His people. At isa lang ang sasabing sa inyo, happy planting! See you sa next vlog! Bye!